magandang araw po sa kanilang lahat. Purihin ang Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob sa atin upang mag-aral tayo ng kanyang mga salita. So kung magsasurvey tayo ngayon at iikot tayo sa paligid natin sa community, magtatanong tayo sa tao, tatanungin natin, sino ba si Kristo? Makakakuha tayo ng iba't ibang klase ng kasagutan. May magsasabi na si Kristo ay propeta, si Kristo ay tao lang, si Kristo ay Diyos. At merong maaari makakuha ka ng sagot, hindi ko kilala, no? Hindi ko kilala. Kasi may mga tao pa rin na hindi nila talaga kilala si Kristo. At tandaan natin na makikita mo yung epekto ng pagkakakilala nila kay Kristo kung papaano sila mamuhay. Dahil nakadepende sa pagkakakilala mo kay Kristo kung papaano ka mamuhay. Importante yon. Kaya kung tatanungin bakita ngayon, gaano mo kakilala si Kristo? Diba? Gaano mo siya kakilala? Kung ikaw ay Kristiyano, mahalagang makilala mong lubos si Kristo dahil daladala mo yung kanyang pangalan. Dapat ay kilala mo kung sino yung nire-represent mo, kung sino ipinapakilala mo sa tao. Kaya tayo tinawag na Kristiyano. Nasa pangalan natin, o taglay-taglay natin, yung pangalan ni Kristo. Kaya tayo tinatawag na Kristiyano. So ngayong umaga, pag-uusapan natin, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat alam ng mga mananampalataya. At then, of course, siyempre, lahat dapat ng tao alam to. Yung pagka-Diyos ni Kristo. So itong title natin ngayon is The Deity of Christ, o yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Sabi sa Colossians 1, ito yung ating passage ngayong umaga, sa Colossians 1, 15 hanggang 17. Sabi dito, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been made or created through Him and for Him. Verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together. Babasahin ko pa sa Tagalog, Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak, pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Verse 17, Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So may dalawang bagay tayong pag-uusapan ngayon. Una, yung divine nature ni Jesus Christ. The divine nature of Christ. Sa verse 15, sabi rito, verse 15a, sabi rito, He is the image of the invisible God. Sabi, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So para magkaroon tayo, para masabi natin na ang isang persona ay nagpo-possess o nagtataglay ng divine nature, dapat lahat ng attributes ng Diyos nasa Kanya. Kung anong meron ang Diyos, para masabi natin isang person ay Diyos, dapat taglay-taglay niya ang lahat ng attributes ng isang Diyos. So pag sinabi natin si Jesus Christ ay merong divine nature, we are saying that He possesses every attribute that God possesses. Diba? Kung ano yung taglay ng Diyos, taglay-taglay niya rin yun dun sa kanyang divine nature. Dahil si Kristo ay Diyos. God is Spirit, Jesus said, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Diba? Kailangan sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan dahil ang Diyos ay Espiritu. And He is also invisible. But God has been made visible sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nagpakita siya sa pamamagitan ni Kristo. Sa Greek word, ito yung salitang ikon. There is someone who is the ikon or image. And that Greek word, ikon, meaning image of God. Sa classical Greek term, ito yung sinasabi na parang stamp or die. In the New Testament Greek, mas makikita natin to parang sinasabi niya, exact replica, a precise copy, a representation. God is invisible, but God has become manifest and has been manifest in the person of our Lord Jesus Christ. Walang iba kundi si Kristo. Hindi pwede sabihin ng iba, ako nire-represent ko ang Diyos.
ako'y isang Diyos na hindi. Walang ibang naging representative ang Diyos para ipakilala ang sarili niya kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, manonotice natin dun sa phrase na the image of the invisible God. Ano'ng ibig sabihin ng salitang He is the image? Hindi sinasabi nito that He was created in the image of God. Dahil ang create sa image ng Diyos ay tayo. Tayo mga tao sa Genesis 1. Sinasabi na na tayo ay nilikha sa imahe ng Diyos. Pero hindi. Tayo ay nilikha sa imahe ng Diyos. Pero si Kristo, He is God's image. Malaking pagkakaiba nun. We were created in the image of God. But Jesus Christ, He is God's image. Siya mismo yung imahe. And there is a big difference. He is the replica. He is the copy of God. He is the exact reproduction. Kaya sinasabi niya, if you have seen me, you have seen the Father, di ba? Kung nakita niyo ako, nakita niyo na rin ang Ama. So taglay-taglay ni Kristo yung divine nature at yung itinuturo ni John dun sa kanyang aklat na sa John 1:1-18, makikita natin, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang masama nga nito, pinalitan to ng ibang religion. Yung sinabi, in the Word was God, small g. Sabi niya, and the Word was a God. Ganon nila nilapastangan ang salita ng Diyos. Pero malino sinasabi ng aklat ng ating Panginoon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. Yun yung malino sa John 1:3. At sinabi sa John 1:14, sabi niya, and the Word became flesh. Andun yung manifestation, nagpakilala ang Diyos, ipinakita, sabi niya, and dwelt among us, and we saw His glory. Glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. Ang ganda na sinabi ni John MacArthur dito. Sabi niya, ni Emmanuel, yung God with us, sabi niya, ni John MacArthur, sabi niya, God with us, though He was infinitely rich, became poor, assumed our human nature, entered into our sin, polluted atmosphere without being tainted by it, of course, took our guilt, bore our griefs, carried our sorrows, was wounded for our transgressions, was bruised for our iniquities, was raised for our justification, ascended into heaven for our intercession, and will return someday to take us to be with Him forever. This says Paul, ito yung sinasabi niyang mystery of godliness, that God was manifest in the flesh. Nagmanifest ang Diyos, nagpakilala ang Diyos, nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At makikita natin to sa episode ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, kung gaano siya ka-divine, paano niya ipinakita yung pagiging Diyos niya, yung kanyang divine nature. For example, doon sa yung pagbuhay niya doon sa bata, 'di ba, sa Mark chapter 5 verse 21 hanggang 43. Sabi rito sa Mark 5:39-42. And entering in, sabi niya, he said to them, "Why make a commotion and weep?" Yung tinatanong ni Jesus, sir, kasi nagkakagulo na 'yung mga tao. The child has not died, but is asleep. Natutulog lang daw. Sabi niya, hindi yan patay, natutulog lang yan. And they began laughing at him. Pinagtawanan ng ating Panginoon Jesucristo. But putting them all out, he took along the child's father and mother and his own companions and entered into the room. So, pinakita ni Kristo ron, "O sige, sumama kayo sa akin." Kinuha niya yung bata. At ang sabi niya, alin sinabi niya? Talita kum. Kung saan sinasabi niya, "Little girl, I say to you, get up! Tumayo ka!" Ano nangyari? Immediately, the girl got up and began to walk. So dito ipinapakita ng Panginoon sa Kristo yung kanyang divine nature, yung kanyang pagiging Diyos. At walang ibang makagagawa nito kundi Diyos lang. Walang ibang kayang bumuhay ng tao kundi Diyos lang. Kung wala kang divine nature, kung hindi mo taglay ang attribute ng Diyos, hindi mo kayang bumuhay ng tao. Isa pang passage na nagpapakita na nandun yung possession ni Jesus Christ na siya, na meron siyang divine nature sa John chapter 1. Tingnan natin dito, John 1:47-49.
Yung kay Nathaniel, di ba yung sinabi niya nandun siya sa fig tree na nakaupo? Jesus saw Nathaniel coming to him and said of him, "Behold, an Israelite indeed in whom there is no deceit." Nathaniel said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Yan ang sinasabi ni Jesus Christ sa kanya. So Nathaniel answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." So dun pa lang sa sitwasyon na yun, ipinapakita na ng scripture, kahit itong mga nakasama ni Jesus Christ, kung ano yung nature ni Jesus Christ, na siya ay mayroong divine nature, na siya ay tunay na Diyos. Ngayon, ano naman ngayon? So what kung si Kristo ay Diyos? Ano yung practical application nito sa atin, sa buhay natin, na maintindihan natin na si Kristo ay Diyos? Kung si Kristo ay Diyos, at siya nga ay Diyos, no? He deserves worship and glory as God. Karapat dapat lang na tumanggap si Kristo ng ating pagsamba, ng ating pagluwalhati bilang Diyos. He deserves our worship. We must worship Him. Kahit sa Matthew 14:33, "And those who were in the boat," di ba nung pinatigil niya yung bagyo, "and those who were in the boat worship Him, saying, 'You are certainly God's Son.'" At hindi niya itinanggay, hindi niya inawat na, "Huwag niyo akong sambahin kasi hindi ako Diyos." No. Tinanggap ni Kristo yung pagsamba kasi siya ay tunay na Diyos. Kahit sa Philippians 2, di ba? Iatras pa, Philippians 2, 9 and 10. Ang sabi niya, "So that at the name of Jesus, every knee will bow of those who are in heaven and on earth and under the earth." Bakit gagawin to? Bakit mangyari to? Dahil walang ibang dapat sambahin kundi si Kristo lang. Walang ibang dapat tumanggap ng pagsamba kundi ang Diyos lang. At karapat dapat si Kristo rin dahil siya ay Diyos. Hebrews 1:6, and when he again brings the firstborn into the world, he says, "And let all the angels of God worship him." Lahat daw ng mga anghel ng Diyos sambahin si Kristo. At karapat dapat lang sambahin si Kristo dahil siya ay Diyos. Ang tanong, paano ba natin dapat sambahin si Kristo? So we must worship Him by offering ourselves to Him as a living sacrifice. Katulad ng sinasabi ni Apostle Paul sa Romans 12:1 and 2, di ba? Sabi niya, "In view of God's mercy, offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to Him." So sa pang-araw-araw na buhay natin, dapat tayo ay sumasamba sa Kanya ng isang buhay na handog. Hindi na uso yung paghahandog ng patay, wala na. Kasi ginawa na ni Kristo yon. Wala na tayong i-offer na patay na hayop. Kundi tayong mga buhay, tayong mga Kristiyano na binuhay ni Kristo. Dati tayong patay dahil sa kasalanan, ngunit tayo'y binuhay ni Kristo. Kaya sabi ni Paul, ihandog nyo yung sarili nyo, yung buhay na handog sa Kanya. Dahil yan yung karapat dapat na pagsamba sa ating Panginoon. Worship is totally and complete devotion to our Lord Jesus Christ. Hindi parte-parte ng buhay natin, kundi yung buong buhay natin dapat ihandog natin sa Kanya. Papaano? So bilang isang manggagawa, magtapat ka sa Panginoon, di ba? Kung ano yung paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon, magtapat ka sa Kanya. Bilang isang empleyado, magtrabaho ka ng tama. Hindi tayo dapat nang dadaya sa trabaho natin. Hindi tayo dapat nang dadaya sa oras. Pag ginagawa natin ng tama yung trabaho natin, naluluwalhati ang Panginoon. Sinasamba natin siya. Bilang isang estudyante, nag-aaral tayo ng mabuti. Hindi tayo nagka-cutting class, di ba? So kung isang sabi, wala naman makapag-cutting class na ngayon kasi lahat naka-online. No, meron pa rin. Habang pwede kang mag-cutting class habang nag-aaral ka dyan na hindi naka-open yung video mo, pwede kang mag-Facebook. Pagka-cutting class yun, hindi yun pag-aaral ng tama. Bilang isang anak, di ba yung pagsunod natin sa magulang, pagsambayan sa Panginoon. Bilang mga magulang, yung pagpapalaki natin sa anak natin para ipakilala natin si Kristo sa kanila. Papalakihin natin sila ng tama. Kaya sinasabi ng scripture, di ba? "Do not exasperate your children into rebellion." Pag ginagawa natin yun, sumasamba tayo sa Diyos. Gawin natin ito dahil si Kristo ay Diyos.
Tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Tayo magbigay ng pagpupuri sa Panginoon dahil siya ay Diyos. At karapat dapat lang na siya ay sambahin dahil siya ay Diyos. Hindi tayo sumasamba lang every Sunday, sinasabi natin, o sige, tuwing Sunday, maa-attend ako ng online service at tayo sumasamba. Then Monday to Saturday, wala na. Hindi ganun. Sa pang-araw-araw na buhay na binibigay sa atin ng Panginoon, dapat tayo ay sumamba sa Kanya. Dapat ialay natin yung buhay natin sa Panginoon araw-araw. Ano man ang ginagawa natin, nasa bahay man tayo, nasa eskwela, nasa trabaho, o kahit nasa ating ministry na ginagawa, nagpipreach ka man, nag-i-edit ka man ng video, nagpe-prepare ka naman ng mga gamit, naglilinis ka ng iglesia, lahat yan, ginagawa natin dapat yan bilang pagsamba sa ating Panginoon. Karapat dapat natin gawin yan dahil karapat dapat na tumanggap ng pagsamba ang ating Panginoon sa Kristo dahil siya ay Diyos. Diba? He is divine. Siya ay Diyos. So ano yung patunay pa dito sa passage na pinag-aaral natin? Ano pa yung mga patunay na si Kristo ay tunay na Diyos? So yung kanyang divine authority. So una't pinag-aralan natin yung the divine nature of Christ. Pangalawa, the divine authority of Christ. Dito sa verse 15b hanggang verse 17. Verse 15b, makikita natin dito, sabi dito, the firstborn of all creation. Ito yung napaka-controversial na passage. The firstborn of all creation. Sa verse 15b, yung kadugtong ng A, meron ditong controversial. Ito yung sinasabi natin, the Arian controversy, na nagsasabi, katulad ng mga iglesia ni Kristo, ng Jehovah's Witnesses, sinasabi nila na si Kristo ay tao lang. Dahil si Kristo ay nilikha, siya yung unang nilikha, siya yung panganay. Sa lahat ng nilikha, siya yung naunang nilikha ng Diyos. So ano yung sinasabi ni Wayne Grudem dito? At kinuha ko sa Systematic Theology ni Wayne Grudem sa page 243. The Arian controversy. Ano yung Arian controversy? The term Arianism is derived from Arius. Ito yung isang bishop of Alexandria whose views were condemned at the Council of Nicaea. Nagkaroon ng meeting sa Council of Nicaea noong AD 325 na kinokondem nila itong view ni Arius. Sinasabi ni Arius na hindi totoong Diyos si Kristo dahil siya ay nilikha, kasama sa nilikha, unang nilikha ng Diyos. So yung itinuturo ni Arius, that God the Son was at one point created by God the Father, and that before that time, that Son did not exist. Kahit ang banal na Espiritu, hindi yan nag-exist, but the Father only. So meaning, sinasabi ni Arius na, He is not equal to the Father in all His attributes. Hindi siya Diyos. Ano yung supporting verse niya rito? Itong pinag-aaralan natin, Colossians 1:15. Pero itong text na to, hindi tayo nire-require na paniwalaan natin itong tinuturo ni Arius na kung saan pinaniwalaan ng ibang relihiyon na nagsasabing si Kristo ay tao lang dahil siya ay unang nilikha, the firstborn of all creation. Ano nga bang ibig sabihin ito? The firstborn of all creation is better understood to mean that Christ has the rights or privileges of the firstborn. That is according to biblical usage and custom. Pag ginamit sa scripture, pag nabasa niyo sa Bible yung salitang firstborn o yung panganay sa Tagalog, ang sinasabi rito, the right of leadership or authority in the family of one's generation. Siya yung merong kapangyarihan, siya yung merong otoridad sa lahat kasi siya yung panganay. Kapag ng panahon nila, pag ginamit nila salitang panganay, ibig sabihin, ikaw yung may karapatan, ikaw yung may kapangyarihan sa lahat. Sa Hebrews 12:15-16, see to it that no one comes short of the grace of God. Ito yung pinagpalit ni Iso, yung kanyang birthright, na sinasabi sa Hebrews. See to it that no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it may many be defiled, that there be no immoral or godless person like Esau. Sabi niya, andun yung example niya kay Esau, who, tignan niyo ah, who sold his own birthright for a single meal. Diba? Yung soup.
ipinagpalit ni Iso yung kanyang birthright, yung kanyang karapatan bilang isang panganay. Hebrews 12:15-16. At yung Greek word ng birthright, yung prototokia, is cognate o yung nakaugnay ito dun sa term na ginamit ni Apostle Paul ito sa Colossians 1:15, yung prototokos, na ibig sabihin a firstborn. So sa Colossians 1:15, sinasabi rito that Christ has the privileges or authority and rule. The privileges belonging to the firstborn but with respect to the whole creation. Hindi lang dun sa ang kanya kay Mary na bilang panganay at may karapatan siya dun sa mga kapatid niya. Hindi lang yon, kundi sa buong sangsinukob, sa buong nilika, tao ka man, hayop ka man, halaman ka man o kung ano man yan, lahat ng nilikha ng Diyos ay dapat magpailalim at mag-submit kay Kristo kasi siya ang may karapatan at kapangyarihan sa lahat. Apostle Paul now state the ground for Christ's dominion over creation. He is firstborn. He is Lord over creation because He made it. Diba yun yung sinasabi ni Jesus Christ dito? Jesus has absolute authority and power over us because of what? Because verse 16, sabi rin, He is our Creator. Meron siyang karapatan, meron siyang kapangyarihan sa atin because He is our Creator. Sabi sa verse 16, For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been made created through Him and for Him. Sapagkat sa pamamagitan niya inilikha ang lahat na nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual o kapangyarihan, paghahari, pamamahala o pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ito ang isang patunay na si Kristo ay Diyos. At meron siyang authority over all creation. So, isang aspect of Christ that is not appreciated hanggang ngayon kahit ng mga mananampalataya. Ito yung hindi masyadong na-appreciate. Yung kanyang role bilang a creator dun sa original creation. In the opening lines of the scripture, dun kay Moses, nung sinabi niya sa Genesis 1, In the beginning, God. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sinong kasama ron? Si Kristo, di ba? The Hebrew term dun sa salitang God, ito ay plural form. Hindi siya singular, plural. Ibig sabihin, merong kasama. Kahit sa verse 26, Genesis 1:26, sinabi niya, Let us make man in our own image. So, plural lahat dun. So, ito yung unang hint na kung saan ipinapakita yung triune deity na kung saan makikita natin sa New Testament na Father, Son, and Holy Spirit. Kaya yung sinasabi ni John sa kanya aklat sa John 1, sabi niya, All things were made through Him and without Him was not anything made that has been made. So, katulad ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa Colossians, sa Colossians 1. Ganon din sinabi sa Hebrews, na Hebrews 1:2, And these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things. Tingnan nyo ha, through whom also He made the world. So pinapakita rito si Kristo bilang manlilikha. Si Kristo ang lumikha sa atin. Walang malilikha sa buong mundong to kung wala si Kristo. So ipinapakita rito yung authority ni Jesus, His divine authority over us, dahil siya yung lumikha sa atin. Merong karapatan ang Diyos sa atin. Ito yung importanteng dapat maintindihan ng lahat ng tao. May sinasabi natin, wala kayong pakailan kasi buhay kito. No. Mali ka pagka ganun ang iniisip mo. Dahil hindi yan napunta sa iyo yung buhay na yan, dahil ikaw ang kumuha. Ibinigay yan ng Diyos, nilikha ka ng Diyos, kaya't may karapatan ang Diyos sa iyo. Ngayon, ano naman? Ano yung purpose kung bakit ka nilikha ng Diyos? So what kung nilikha ako ng Diyos? Tayo ay nilikha ng Diyos. Ang sangsinukob ay nilikha ng Diyos. Ano mang bagay na nakikita mo dito sa mundo ay nilikha ng Diyos. Nakikita mo ang dagat, yung ganda ng bundok, yung ganda ng lahat ng bagay na nakikita ng mata mo, lahat yan ay nilikha ng Diyos. And they are meant to serve His will. Tayo ay nilikha ng Diyos para maglingkod sa Kanya and to contribute to His glory.
Diba sinasabi ng scripture, all the heavens declares the glory of God. Totoo lang, yung unang akyat ko ng bundok sa Pico de Loro, nung nakikita ko nung nandun na kami sa summit, talagang ma-amaze ka, grabe Lord, ganito kalalaki ang bundok. Talagang gusto kong mapaluha sa ganda ng creation ng Panginoon. Nung nasa bataan kami, nung nag-snorkeling kami, nakita mo yung ilalim ng dagat, ay grabe yung mga isda, iba't ibang kulay, para kang nasa loob ng aquarium, talagang mamamangha ka. Lord, paano mong nilikha ito? Kahit tayo, di ba? Yung pagka-genius ng Panginoon, paano nagkaroon ng sistema ng katawan ng tao na merong puso diyan na nagpapump para lumabas dun sa mga bulb niya at padalawin sa mga ugat para mag-function ang lahat ng katawan ng tao. Ganon katalino ang Diyos. Nanilikha niya ang lahat ng bagay na nasa ayos. Kaya si Kristo bilang manglilikha, siya yung ating Panginoon. Pag sinabi natin, ano ba ibig sabihin nito? Na pag sinabi natin si Kristo ang ating Panginoon, di ba? Kaya importante ito na kinikilala natin siya bilang ating Panginoon. Christ is the one who made them and He is the Lord. Di ba si Kristo yung gumawa sa lahat? So ano ba yung ibig sabihin when we say that Jesus is Lord? Pag sinabi natin Panginoon, pag tinatawag natin si Kristo ang Panginoon, ano ba yung ibig sabihin nito? A Lord is someone who has authority and power. Someone who is mighty and supreme. A Lord is someone who is in charge. Someone who gives the orders. Our Lord is someone who is over us and someone that we should listen to and obey and respect. Dapat nating paglingkuran ang ating Panginoon. And as Christians, we are called to hand over our lives, submit to His ways for His sake. Diba? Kailangan isuko, isubmit natin ang ating sarili sa Diyos. At kailangan nating magtiwala sa Kanya completely dahil Siya ang may likha sa atin. Siya yung may divine authority sa atin dahil tayo ay nilikha ng Diyos. We ought to serve Him. Kaya sinasabi rin sa verse, all things have been created through Him and for Him. Tayo ay nilikha niya para sa Kanya. Tayo ay nilikha para kay Kristo, para paglingkuran natin siya bilang ating Panginoon. Kahit sino ka pa, mayaman ka man o mahirap, babae ka man o lalaki, Kristiyano ka man o hindi, si Kristo ang Panginoon mo na dapat mong paglingkuran dahil siya ang iyong manlilikha. Yung buhay na ibinigay niya sa iyo ay para sa Kanya, para paglingkuran mo siya. Kung bakit ka nakakakita, kung bakit ka nakakilos, kung bakit ka may talento, kung bakit mayroong kalob ang Diyos sa iyo, para gamitin mo yan sa paglilingkod sa Kanya. Dahil ikaw ay nilikha niya para sa ganyang bagay. Kung bakit ka nabubuhay, para paglingkuran mo ang Panginoon. Para isubmit mo yung sarili mo sa Kanya. Yun yung unang bagay na makikita natin kung bakit merong divine authority si Kristo sa atin, because we were created by Him. Pangalawa, Jesus has absolute authority and power over us because He is our sustainer sa verse 17. Si Kristo yung taga-taguyod sa atin. Sabi dito, verse 17, He is before all things and in Him all things hold together. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. So in addition to the Lord's creative capacity, He is involved in sustaining the present order of the created universe. Diba? Yung solar system natin, di ba kina-amaze dyan? Kung bakit nandyan ang buwan, nandyan ang araw, nandyan ang lahat ng planeta, ang mga bituin na nandiyan na hindi nagkakaguluyan dyan. Dahil hawak-hawak yan ng ating Panginoon. He is the personal sustainer of all creation. So Paul contended that it is by the authority of Christ that all things hold together. Yun pa yung sinasabi sa Hebrews 1:3. Jesus, in connection with His creation role, is said to uphold all things by His powerful word.
Kung bibitawan ni Kristo yan kahit isang segundo, magkakalat-kalat lahat yan, magkakagulo, masisira ang universe, masisira ang mundo. Yan yung dapat nating tandaan. Ganun yung kapangyarihan ng ating Panginoon na sinasamba natin, na pinaglilingkuran natin. Siya yung nagsusustain ng buhay natin. Siya yung nagsusustain kung bakit hindi lumalapit ang araw sa mundo. Tandaan nyo, lumapit lang yan ang kakapranggot sa mundo. Masusunog tayong lahat. Magkakagulo yung buong universe. Magkakagulo yung buong planeta. Masisira lahat yan. Pero hinahawakan niya ng Panginoon. Araw-araw, minuminuto, sigo-sigundo para hindi yan magkagulo. Hanggang ngayon, personal na ginagawa ng Diyos yan. So what kung ginagawa ng Panginoon? So what kung sustainer natin ang Panginoon? Ano yung dapat nating gawin? Ano yung dapat nating ibalik sa Kanya? So guys, we ought always to thank Him. Dapat lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Magpasalamat tayo kay Kristo dahil sa pagsikat ng araw, di ba? Mayroon tayong libreng vitamin D at nagagawa natin yung trabaho natin dahil sa liwanag ng araw. Nakakapagtrabaho tayo ng maayos, nakakakita tayo ng maayos, nagagawa natin yung dapat nating gawin. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa pagsapit ng dilim, nakakapaghipahinga tayo nandyan ng liwanag ng buwan para gabayan tayo na makalakad pa rin tayo, na makagawa tayo ng kahit konting bagay at makapagpahinga tayo dahil yung mata natin pag maliwanag hindi tayo makatulog. At salamat sa Panginoon kasi merong gabi. Pwede tayong magpahinga para makakuha tayo muli ng panibagong lakas sa panibagong araw na ibibigay ng Diyos sa atin. Magpasalamat tayo dahil sa libreng hangin at hindi natin kailangan magbitbit ng oxygen tank, di ba? Lalo ngayon sa pandemic. Nagkakagulo ang tao dahil sa pagbili ng oxygen tank. Nawawala na ng stock. Kailangan nila to para makahinga sila, pero purihin ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos kasi libre yung hangin na nagagamit natin to araw-araw para tayo ay mabuhay. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa ulan, libreng ulan na ibinibigay ng Diyos, na kung saan napupunan ito yung pangangailangan at sa araw-araw, meron tayong pangsaing, meron tayong panligo, meron tayong panghugas, meron tayong panlaba, at meron tayong ginagamit sa araw-araw para tayo ay mabuhay. Meron tayong iniinom na itong ulan na to dumadaan sa bundok, papunta sa dam natin, at ito yung iniipon ng gobyerno natin para idaloy ito sa mga tubo para meron tayong magamit sa mga gripo natin at magamit natin ito sa pang-araw-araw. Kahit huwag niyong sasabihin na pag may bumabagyo, may masama ang panahon. Walang masamang panahon dahil ito'y pinahintulot ng Diyos. Ang masama tayo, ang masama ako, ang masama ikaw dahil meron tayong kasalanan sa Diyos. Pero yung pag sinabi may bagyo, ito'y pinapahintulot ng Diyos para sa kabutihan din natin. Kaya mali natin sabihin na sinasabi natin pag may bagyo, ito'y masamang panahon, masungit na panahon. No, mali tayo ron. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa ulan at sa tubig. Magpasalamat tayo kay Kristo dahil itinataguyod niya ang lahat ng kanyang nilikha. At yung ibang relihiyon, totoo lang, masasabi nila, meron silang respeto sa Panginoon, meron silang paggalang sa Panginoon bilang isang propeta, bilang isang magaling na guro, pero hindi natatapos ang scripture doon. Ang sinasabi ng scripture, Jesus is also truly God and worthy of our worship. To be a servant of Christ is to worship Him. As the incarnate creator, let us share the truth of His deity with those who claim to respect our Savior. So bilang isang nilikha ng Diyos, bilang kinikilala natin si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Si Kristo ay Diyos na manlilikha. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Nang sa ganun, maintindihan natin ang nais sabihin ng Diyos sa atin. Yung mga salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, ipinakilala niya at binuhay niya sa pamamagitan ni Kristo. Nang sa ganun, maunawaan natin siya. Maipakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo. At ginawa yan ng ating Panginoon Jesu Kristo sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay.
Doon sa krus ng Kalbaryo, inialay niya ang kanyang buhay nang sa ganon. Ang sinasabi ng Biblia na sa lahat ng mananampalataya sa kanya, ang sinumang manampalataya sa kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya importante yung pagpapakilala ng Diyos sa atin na nag-incarnate ang Diyos. Bagamat siya espiritu, nagkatawang tao siya. At ito yung dahilan kung bakit natin kailangan sumamba sa Diyos. Sambahin natin si Kristo bilang Diyos. At paglingkuran natin siya ng buo nating buhay. Talikuran natin yung mga kasalanan natin. Kung totoong nanampalataya tayo kay Kristo, kung totoong sumasamba tayo kay Kristo, kung totoong kinikilala natin siya ay ating Panginoon, talikuran na natin yung mga kasalanan natin. At paglingkuran natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas natin. At hindi lang yun, magpasalamat tayo sa Kanya araw-araw. Ito yung karapat dapat na ibigay natin sa isang Diyos na naglikha, nagligtas, at nagsusustain sa atin. Nawa sa mga susunod na oras, na araw na ibibigay ng Panginoon sa atin, ibigay natin ang ating buhay, paglingkuran natin siya, sambahin natin siya, at lagi natin siyang pasalamatan sa araw-araw. Dahil siya ay karapat dapat tumanggap ng papuri pa sa salamat, dahil siya ay Diyos, siya ay manlilikha, at siya ay nagtataguyod ng lahat ng kanyang nilikha. Purihin pa ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at dakilang Diyos, maraming maraming salamat po sa panibagong pag-aaral na ipinagkaloob mo sa amin. Nang sa ganun makilala namin ang aming Panginoon, makilala namin si Kristo na siyang nagligtas sa amin. Makilala namin si Kristo na siyang lumikha sa amin. Makilala namin si Kristo na siyang nagsusustain ng buhay namin. Lord, turuan niyo kaming patuloy na sumamba, patuloy na maglingkod, at patuloy na magpasalamat sa inyo. Turuan niyo kami, Panginoong Diyos, sa pang-araw-araw na buhay namin, kilalanin namin na itong buhay na to ay dapat naming gamitin sa paglilingkod sa inyo, sa pagpupuri, sa pagsamba namin sa inyo. Panginoon, nawa magresulta itong mensaheng ito ng mas mabuting paglakad namin sa inyong kalooban, Panginoon. Nawa ito'y magtulak sa amin na sa pang-araw-araw na buhay na binibigay sa amin, kami ay sasamba sa inyo, kami ay maglilingkod sa inyo, at kami ay magpapasalamat sa inyo. Aba, kayo lang ang karapat dapat na tumanggap ng papuri. Kayo lang ang karapat dapat na tumanggap ng pasasalamat at pagdakila sa bawat araw na pinagkakaloob niyo po sa amin. At Ama, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat sa oras nito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you.